So good day mga kabasyong, welcome sa aking channel. So dito sa video na to, ito na yung papakita ko na ito na yung part 3 ng ating choke. Part 3, kung paano nag-ooperate yung spring. Yan, kita nyo may marking yun. Ayun o, kung nasan siya naka-steady. Yan. So yan yung kapag ikakabit mo na dito. Yan. Yun. So, baka may magtanong. Part 3 tayo ha. So, pwede ba yung sa 2E ilagay sa 4AF at yung 4AF pwedeng ilagay sa 2E? Pwede po mga kabasyong. Sa part 1, pinakita ko paano binaklas itong spring. So, nakita nyo pag ganun yung ano niya. Pag ganun. Ayan. Pahila pag ganito. So, sa 2E naman, 4AF ito eh. Paklasin din natin sa 4A sa 2E. This is a 4AF carburetor. And we'll go to the 2E. So papakita ko rin. So magkasing size siya mga kabasyo, same size but different direction ng bimetal spring. Bimetal spring niya. Parehas din sila ng ceramic plate. Yun. Ito nyo. So, this is a automatic choke of a 2E. So, yan. 2E. And this is the automatic choke of a 4AF. You can see the difference. Yan. Magkabaliktad. Yung isa nakaharap doon and then yung isa nakaharap doon. So kasi ang 2E nandito siya sa pag nakaharap na ganun sa engine na ganyan. Nandito siya sa left side. Ang 4AF naman is nasa right side. So ito yun. Iyon, ito. 4AF nakaganon naman siya. Pag nakaharap siya sa engine. Yan. Andito yung 4AF. So, nakita nyo yung lever na yun. Tsaka yung lever na itong 2E. Yan. Ito sa 2E. Ito sa 4AF. Yan. So, ito. So, ito. Ayan, pang 2E, pang 4AF. So, makita nyo, 2E, wala siyang ano, hindi ko, tinanggal ko na yung ano niya eh, yung paper gasket niya. So, yung sa 4AF, meron pa kasi may sulat siya doon. And then, ito, magka-size sila oh, tignan nyo. Oh, di ba? Same. Parehas na parehas. So, eto, ilalagay ko sa 4AF. Paano? Eh, baliktad yung ano niya. So, nakita nyo yung sinasabitan ng ano sa 4AF. Ayun, oh. Ngayon, eto naman, ilalagay nyo lang siya doon, sa kabila. Pakabila. Yun, oh. Oh. Then, tingnan nyo yung bubukas siya. Ayan. Kita nyo. So, pag nilagay nyo doon, baliktad yung operation niya. Di ba? Mga kabasyo, nakita nyo, na ano nyo yung ano, well, in fact, dapat, pag ihigpit, it allows na bubukas. So, walang control na nangyari. Ang gagawin nyo, yung spring na yon, ayan. So, hindi niya, ano, no, hindi niya mai, tawag doon, baliktad yung operation niya. Kapag pinihit yung ganun, bubuka siya. So, ang gagawin nyo, babaliktarin nyo lang yung spring na yon, ayan. Babaliktarin nyo, papunta dito. So, yung direction niya pa ganun, ililipat nyo lang papunta
dito. Ito yung sinasabi ko kanina sa part 2. O doon sa ating part 2 video. Part 2, part 1. Pwede. Ibabaliktad nyo lang. So, pinakita ko paano baklasin. So, pag nabaklas nyo na, baliktarin nyo lang. Para yung operation niya is susunod doon sa operation ng 4AF. So, yan. Kung wala kayong mahanap na kanyo na pang 4AF or pang 2E, pwede nyo silang pagpalitin. As long as gumagana ang ating ceramic plate, buo siya. Hindi siya putol. Mga kabasyo nga. Yan. Naintindihan nyo na. So, yung operation nito, pasikip, papunta dito. Pasara pa ganun. So, yan. Ito, hawak ulit yung 4AF na ano. Yan. Paganyan. So, pag ginan mo, ayun. Kita nyo? May tension. Pag niluwaga, pag sinikipan, ayun. Sumasara siya. So, pag ganun, ililipat nyo lang. Babaliktarin nyo lang. Kasi, mababaliktad yung kanyang orientation nung spring kapag pinagbaliktad nyo. So, yan. Halimbawa, wala kayong mahanap talaga. Tapos, nakakita kayo na available na 2E. Kunin nyo yun. Tapos, tagalin nyo, baliktarin nyo yung spring niya. Lipat nyo lang. As long as working yung inyong choke system, katulad ng linkage, de-choke, choke positioner, dapat working yun. Kasi kung disabled na lahat yun, eh kapilitan, mag-disable ang inyong choke. Itong ating choke. Yan. Kailan working. So, ito pang 2E. Ito pang 4AF. So, yan. Hindi ko tinanggal yung ano. So, tatabi muna natin. Papakita ko siya kung paano gumagana during. Kasi syempre, nasa loob siya. Hindi mo siya makikita. Yan. So, ito. Ulit. Positive and the negative terminal of our adapter. So, itong negative, itong positive, should I say, doon siya. And then, i-on ko lang. Okay, on na. And then, the negative one is here. Kailangan di siya nakatouch doon sa positive. So, doon na lang sa baba. Yan. Yan, dapat nandyan siya. Yan. So, pansinin nyo yung spring, ha. Yan. Pansinin nyo tong coil. Ito. Yan. Kung aatras ba siya o hindi. Ayun. Ito. Kung saan siya pupunta. Para malaman natin kung merong ano ulit. Merong voltage. So, yan. Gamit tayo ng voltage. Automotive tester. So, yan. Ay sa voltage number 20. So, positive and the negative probe. So, ayan, pakita na natin. Reading ka agad. Ay, tingnan natin yun. Nakakabit kasi yung ating ano, Celsius. Ano. So, positive, negative. So, meron tayong 11. Pag nakakabit na ha, mga kabasyong. Pero kapag naka, ano yan, nakatanggal yan, is 12. Katulad yung pinakita ko sa part 2. So, yan. And then, punta tayo sa Celsius. So, yan. Lagay natin yun dun. Yun. Oh, may reading kagad ah. Ang ating environment. Bakit? Kasi, yun nga. Dito. So, positive and the negative terminal. At, yan. So, lagay natin dun.
So kapag tinetesting nyo, titingnan nyo kung umiinit na siya. It's working. Natatanggal ang ating connection. Yan. So, tumataas na siya, umiinit. Nakita niyo yung spring? Nakita niyo yun? Yun, oh. Malayo na, from here. Malapit na siya dito. So, 50, ano na tayo? Yan. Yan. Tumataas siya. So mga kabasyong, additional lang ha, pag wala kayo nare-reading na ganyan, pag kinabit nyo, ibig sabihin, sira na yung inyong ceramic plate. So yun, pwede nyo ring i-DIY, palitan, kung meron kayong available 2E, na ano, pwede yung tanggalin yun, gamit kayo na drill, just to pop up yung ano, matanggal. And then, yun na nga, gagamit na kayo ng ano, mga special tools to reconnect the terminals. Or kung naputol lang, may DIY din doon. Siguro gagawa ko ng video in further time. So, sa ngayon, ito lang muna. Pinapakita ko yung operation ng ating automatic choke. Ayan. So, ayan. Pansinin nyo na kung nasan na yung ano. Ayan. Ayun o, kita nyo yun. Malapit na siya dito. So pagbabaklasin nyo, ganun gawin nyo. Lagyan nyo ng marking. Just to know if it's functional or not. Just to prove it na it is still working. Kasi ibig sabihin, may tension. It pulling up. Pulling, oh, tinan mo, nagsishrink yung kanyang ano. Yung operation niya hindi paluwang ha. Kapag once na nag-on na yung ano, ignition on, it will go shrink, pasikip. Ayan, no? Kita nyo, maatras. Ayan. So, tumataas na yung ating ano. So, yun. Yun yung, pag inabot niya na yun, so, yun yung maximum niya. 83 degree nung aking ano, chinek. Pero syempre din na natin naabutin yun. Just to prove it na gumagana lang talaga. Ayan, nakita niyo yan. Hmm, 70 na. So, yun. Slight na lang. Konting-konti na lang. Inabot niya na. So, sa ano natin yan? Open na yan. Naka-open na. Ayan. Na-open niya na yan. So, ang gagawin naman natin, tatanggalin na natin. Yun. Positive. And then, the
negative terminal. Off lang natin yan. Then, nakita nyo, unti-unti nang bumababa. 82 na. Kung naabot niya na yung ano, tignan nyo. Naabot niya na. Yun, nung 83 kanina, naabot niya na. So, bumababa na yung temp. Pansinin nyo din yung spring. Yun. Walang cut. Hindi ko kinakat, hindi ko kinat tong video para makikita nyo ng buo. So, antayin ko lang. Antayin nyo lang. Just to prove it to you na ganun yung operation niya. Yan. Na your automatic choke is working. Yan. Matras na siya konti. Kanina inabot niya na dun eh. Ngayon medyo parang nandito na siya. Pabuwasan na. Ayan, nakita nyo? Bumaba yung temp. Lumalayo na. Ayun. Malayo ni show. Yan na, pag naka-off na yung ignition, on yung naka-off na yung engine. So, yan na. Ganyan yung operation na nangyayari, mga kabasyong. Bumababa. Sumasara na siya ulit. Ayan, mababa na siya. Andun na, malapit na. So, ayan. Nakita niyo naman kung paano yung operation nun. So, sa mga magtatanong or nagtatanong, kasi merong nagtanong din sa akin. So, ayan.
Nakita ko. Ito yung binaklas ko, ha. Pang 4AF. Yan. So, yun na siya, oh. May basag siya, pero as long as working yung inyong, ano, ceramic, ano, plate, good yan. Yan. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood, mga kabasyong. So, kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe. And please like and follow my Facebook page. Yan. And, yun na nga. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. This is the part 3 of ang ating automatic choke video. So, yun lang. Maraming salamat ulit. God bless.